Kasabay po ng bating magandang umaga at welcome dito sa Minor Basilica ng ating mahal na Inang Berhen. Ang nangingibabaw po na kapiestahan ngayon ay ang Solemnity of Saint Joseph as Spouse, Husband of Mary. Yan po ang official name, official title ng ating kapiestahan na kung tutusin ay isang solemnity, kaya kahit sa Lenten season, mayroon po tayong Gloria, dinasal natin, at mamaya mayroon pa rin tayong Credo, yung I Believe, sapagkat mataas ang piyestang ito. Joseph, si San Jose, asawa ni Maria. Alam nyo, nung dumating dito si Pope Francis nung 2015, nauso po yung statue ni San Jose, hindi nakatayo, kundi tulog. Pagkatapos niyang bumisita rito, dumami, na kung saan sabi niya, kapag ka mayroon akong problema, sinusulat ko sa papel at nilalagay ko dun sa ilalim ng Sleeping Saint Joseph. Yun ang debosyon ni Pope Francis. Kaya po, dumami yung Sleeping Saint Joseph na statuong yan. Hanggang ngayon, may makikita pa kayo. Ngayon, mga kapatid, siyempre, pipigilan natin ang ating sarili na parang isipin na mabuti pa si San Jose. Natutulog na lamang. Mabuti pa siya. Pagkagising, parang wala nang problema. Tingnan natin maigi kung bakit nga ba Sleeping Joseph, natutulog si San Jose. Nandito po sa Ebanghelyo, yung ating inulit na bahagi dito, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. Ika nga, sa panaginip, siyempre, kaya tulog si Jose, sa panaginip niya, doon niya nakuha sa anghel ang mensahe na tuloy niyang magiging asawa si Maria kahit siya'y nagdadalang tao dahil sa Espiritu Santo. At hindi lang yan, tulog din si San Jose. Sa kanyang panaginip din, sinabihan na dadalhin si Jesus sa Egypt para hindi siya mapatay ni Herod. At ganun din, sa panaginip muli, nung patay na si Herod, sinabihan din siyang babalik na, kasi patay na si Herod, aalis na sila sa Egypt at babalik sa Israel. Sa panaginip din po yun. Kaya napakagandang makita pag si Sleeping Joseph, kapag ka malalaman natin, maalala natin na ito ang mga pangyayari. Ang kalooban ng Diyos ay sa panaginip, sa pamagitan ng anghel, nalaman ni San Jose. Parang sana ganun na rin tayo. Mananaginip lang tayo, alam na natin, malalaman na natin ang kalooban ng Diyos.
Ganun ba kadali ang buhay? Yun ba ang mensahe ng sleeping Saint Joseph? Mga kapatid, hindi po. Alam nyo, kung sasabayan natin, lalo na yung joyful mysteries, alam natin na lahat ng mga mensahe ni San Jose, bagamat ang sinabi ng anghel ay kalooban ng Diyos, lahat ng mensaheng natanggap niya ay hindi po madali. Grasya ng Diyos, mga kapatid, grasya ng Diyos ang tutulong kay San Jose. Bakit yung una pa lamang na mensahe, do not be afraid to take Mary as your wife. Kahit na siya ay nagdadalang tao na dahil sa Espiritu Santo, buntis na si Maria. Sa umpisa pa lamang ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Madali bang tanggapin yon? Ngunit yun ang kalooban ng Diyos. Naliwanagan si San Jose, ngunit hindi ibig sabihin na mula noon ay madali ang buhay ni Jose. Kasama sa mga kaligayahan, joyful mysteries nga po, pero kasama rin sa mga pagsusubok si San Jose. At ang nangibabaw ay ang kanyang pagkalinga. Inalagaan niya si Maria at ang anak ng Diyos, si Jesus. Nung sinabihan uli sa panaginip, habang siya'y natutulog, napupunti silang Egypt. Madali lang ba yun? Mahirap. Doon po sa joyful mysteries, kung pupunta na tayo doon sa first Christmas, the birth of our Savior. Joyful nga. Pero alam naman natin yung struggle, yung pagpapakahirap ni Jose at saka si Maria. Kasi nagbiyahe sila dahil sa census at wala silang mahanap na tamang lugar na kung saan si Maria ay manganganak. Kaya nga sa sabsaban nangyari ang first Christmas. Madali lang ba yun? Kapag ka sinasabi natin, nandiyan ang baby Jesus, siyempre, punong-puno tayo ng kaligayahan. Pero kayong mga may asawa, our husbands here, and of course our mothers, alam nyo naman kung gaano kahirap. Hindi basta-basta, siyempre you have the joy, nandyan ang tuwa at galak pagka mayroon ng isinilang. Pero bago pa mangyari yan, lahat naman ay araw-araw na pagsisikap di ho ba? Araw-araw na pagkalinga. At eto, mga kapatid, ang makikita natin sa last joyful mystery. Makikita natin na mas malinaw na porque sinabihan si Joseph kung anong gagawin sa kanyang mga pagtulog, sa kanyang panaginip, ay ibig sabihin bang madali ng lahat? Hindi po. The finding of the child Jesus in the temple. Anyway, joyful na po yun. Masaya na po kasi nahanap na ang child Jesus who was 12 years old. Pero kung aalagaan mo ba ang anak ng Diyos at ang kanyang nanay at tatlong araw na ligaw si Jesus. At nung natagpuan ay sasabihin pa, bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat nasa bahay ako ng aking ama? Wala na po yun sa panaginip. Hindi na po yun sinabi kay San Jose. At sa kanyang puso, damdam na damdam
ni Maria at ni Jose. Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang basta-bastang nasasabi ng anghel. Hindi lang basta-bastang sa panaginip. Para kay Maria, para kay San Jose, araw-araw pa rin na patuloy nating tutuklasan kung ano ang ibig sabihin ng mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. It was a complete surprise. Bakit naman to? Siguro sabi ni Jose sa kanyang bukasyon, misyon na pag-aalaga ng Holy Family, nandun ang pagsusubok ng 3 araw na kung saan siya ang padre de familia, napabayaan niya si Jesus na wala at 3 araw siyang hinahanap magkasama sila ni Maria. Wala na po yan, wala na po yan doon sa mensahe ng anghel. Kaya mga kapatid, tayo po, bago po tayo parang kagaya ko rin mag-isip na parang napakadali yata ang buhay ni San Jose, natutulog, tinutulog-tulugan na lang niya ang kanyang problema. Hindi po. Saint Joseph, like all of us, and Saint Joseph more than all of us, because of his vocation to take care of the Holy Family. May isip na lang natin, nakakaiba at napakabigat ang kanyang responsibilidad. Ngunit sa araw-araw, mga kapatid, na pagtuklas niya, pagtanggap niya ng kalooban ng Diyos, doon natin, doon tayo makakakita ng inspirasyon. Na kahit anong pagsusubok sa buhay, sikapin nating sundan ang plano ng Diyos. Sikapin nating tuklasin ang kalooban ng Panginoon. At araw-araw, mga kapatid, sumama tayo kay Maria, kay Jesus, kay San Jose. Nang sa ganun, masusundan natin ang kalooban ng Diyos. Malabo, mahirap, hindi natin alam kung anong ating gagawin, pero sa pamagitan ng grasya ng Diyos, hindi po tayo iiwanan sa dilim. Like Saint Joseph, we struggle. With Mary, we journey on our following of Jesus. Daily, araw-araw po, nandyan sa Our Father, sundin natin ang kalooban ng ating Diyos Ama. Maligayang bati sa solemnity ni San Jose dito sa Minor Basilica ng ating mahal na Inang Berhen. San Jose,